Come, let us sing, let us praise the Lord, and gather in his heart's heart to worship his name. Come, let us pray, let us open our hearts to receive his blessings and to feel his love. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. We begin to celebrate the feast of our Lord Jesus Transfiguration, ang pagbabagong anyo, ang ipinagdiriwang natin mula ngayon hanggang bukas at ng buong Santa Iglesia. Let's all pray that through the goodness and mercy of God, we may all be transfigured by His love, that we may all radiate the goodness and mercy of God in our lives. In this Holy Eucharist, let us remember all our loved ones, especially all those who are sick, the members of our clan and families, the many people who ask prayers from us, and all the people whom we promise to pray for. Sisters and brothers, let us first of all acknowledge our sins and say sorry to God and ask for forgiveness and strength. Together we all humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Amen. Take away the sins of the world.
receive our prayer. You are seated at the right hand of the Father. Have mercy on us. For you alone are the Holy One. You alone are the Lord. You alone are the Most High. Jesus Christ, with the Holy Spirit and the glory of God the Father. Amen. 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 Let us pray. O God, who in the glorious transfiguration of your only begotten Son confirmed the mysteries of faith by the witness of the fathers and wonderfully prefigured our full adoption to sonship and daughters, grant, we pray, to your servants that, listening to the voice of your beloved Son, we may merit to become co-heirs with him who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of the prophet Daniel. As I watched, thrones were set up, and the Ancient One took his throne. His clothing was snow bright, and the hair on his head as white as wool. His throne was flames of fire with wheels of burning fire. A surging stream of fire flowed out from where he sat. Thousands upon thousands were ministering to him, and myriads upon myriads attended him. The court was convened and the books were opened. As the visions during the night continued, I saw one like a son of man coming on the clouds of heaven. When he reached the Ancient One and was presented before him, the one like a son of man received dominion, glory, and kingship. All peoples, nations, and languages serve him. His dominion is an everlasting dominion that shall not be taken away. His kingship shall not be destroyed. The word of the Lord. Thanks be to God. Responsorial Psalm. Let the response be, the Lord is King, the Most High over all the earth. The Lord is King, the Most High over all the earth. The Lord is King, let the earth rejoice. Let the many islands be glad. Clouds and darkness are round about him. Justice and judgment are the foundation of his throne. The Lord is King, the Most High over all the earth. The mountains melt like wax before the Lord. Before the Lord of all the earth, the heavens proclaim his justice. All people see his glory. The Lord is King, the Most High over all the earth. Because you, O Lord, are the Most High over all the earth, exalted for above all gods. The Lord is King, the Most High over all the earth. A reading from the second letter of Saint Peter. Beloved, we did not follow cleverly devised means when we made known to you the power and coming of our Lord Jesus Christ. But we had been eyewitnesses of his majesty. For he received honor and glory from God the Father when that unique declaration came to him from the majestic glory. This is my Son, my beloved, with whom I am well pleased.
We ourselves heard this voice come from heaven while we were with him on the holy mountain. Moreover, we possess the prophetic message that is altogether reliable. You will do well to be attentive to it, as to lamp shining in a dark place, until day dawns and the morning star rises in your hearts. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all send. Alleluia, 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 alleluia. This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus took Peter, James, and his brother John and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make three tents here, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them. Then from the cloud came a voice that said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. When the disciples heard this, they fell prostrate and were very much afraid. But Jesus came and touched them, saying, Rise and do not be afraid. And when the disciples raised their eyes, they saw no one else but Jesus alone. As they were coming down from the mountain, Jesus charged them, Do not tell the vision to anyone until the Son of Man has been raised from the dead. Dearly beloved, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Father. Praise be Jesus and Mary. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pagpunta sa ating dambana, pambansang dambana ng ating minamahal na Santo Padre Pio. We celebrate the feast of the Transfiguration, ang pagbabagong anyo ng ating mahal na Panginoong Jesus. Imagine natin yon, mga kapiyo. Si Jesus ay nagbagong anyo. At ang sabi dito, ayon sa salaysay sa Ebanghelyo ni Matthew, he was transfigured. His face shone like the sun, and his clothes became white as light. And then Moses and Elijah appeared to them. Imagine natin yun, mga kapiyo.
nasa harap ka ng Panginoon, andun ka mismo at siya'y nagbagong anyo. Alay, pagkaganda-ganda siguro noon, ano po? Isang patikim ng kalwalhatian ng Diyos, ng kalwalhatian at kaningningan, na hari nawa po ay mapasa ating lahat pagdating ng panahon. At kahit ngayon pa lang. There are many things we could describe transfiguration, brothers and sisters. Like, from darkness comes the light. Or, a newborn baby coming out of a mother's womb and having the glimpse of light and new life. Wow! Shout out at congrats sa mga may bagong baby dyan. Or from being depressed and low in spirit to having and finding joy and inspiration and hope. Or you, each one of you, including me, moving forward, na nakaka-move on ka and learning from your darkest past and failures in life. There are many things we could metaphorize transfiguration, brothers and sisters. Sabi ng isang philosopher, the only permanent reality in this world is change. Kaya maraming pabago-bago ngayon. Ang daming bago. People transform nowadays. Yung dating maitim, ngayon, ang puti na. Yung dating pango, ngayon, ang tangos na ng ilong. Tapos yung paupod na ang kilay, nawawala na yung kilay, aba, mamalay-malay ka, ang kapal na uli. At permanente pa. Rumes back si kilay. Mga kapatid, noong umuso yung crop top, yung palabas-lapas ang pusod, di ba crop top yon? Yung crop top, abay, akala ko ay lahat ng nakaganon ay mapunta lamang sa pagsumba. Daming-dami nagasumba. Ayun pala'y damit na eh. Mga kapatid, pati, at ito pa ang maganda, pati mga nanay, mga mamshi at mga lola, naka-crop top na rin. At nakiuso na rin. Hala, ingat lamang po kayo ha. Baka sa kararetoke at pagsakay sa uso ay hindi na kayo makilala. Hindi na bagay sa inyo ay iwanan na kayo ng mga jowa ninyo, ay awan baga sa inyo, sabi laang sa amin, sa Marinduque. Bakit di natin gayahin ang transfiguration ni Jesus? Mga kapatid, and that this transfiguration of Him is not just about physical transformation. Hindi lang basta physical transformation, but spiritual. Una, kung babalikan natin uli yung gospel, brothers and sisters, sabi, the Lord's face radiates like a sun, and His clothes appeared as light. Why? Because He explodes with divinity. Mga kapatid, kitang-kita at nag-uumapaw ang kabanalan ng ating Panginoong Jesus sa Kanyang pagbabagong anyo, the power of goodness is shown by His transfiguration. Kabanalan. Sabihin nyo nga, kabanalan. Yes. Mga kapatid, alam nyo, pag ang isang tao gumagawa ng maganda, lalong gumaganda.
Pag ang isang tao mabuti ang ginagawa, napapansin, nilalapitan. Pero tingnan ninyo yung pagmasama ang ugali. Kahit maganda, nakakairita. Hindi naman ko kayo nilalahat. Kasi sa itsura naman ninyo ngayon, ang babait ninyo eh. Amen. Kabanalan sa kanyang kaningningan. Lukuban nawa tayo ng pagbabagong angyo ng Diyos at magningning ka rin tayong lahat sa kabanalan ng buhay, ng ugali, ng pakikitungo, pakikipagkapwa, lalong-lalo na sa inyong pamilya. Ikalawa, mga kapatid, in the Transfiguration, two prominent figures in the Old Testament ang nandoon, si Moses and si Elijah. They were seen conversing, nakikipag-usap sa ating Panginoong Jesus. And this only means Jesus possesses greatness and authority. Greatness and authority. Kaya lalong namangha yung tatlong alagad na sinama niya, Peter, James, and John. Nung makita nila si Elias at si Moses, na ang Panginoong Jesus, talaga palang siya hindi basta-basta. Ang ating guro, ang ating Panginoon, ang katuparan ng batas, ang pinagtibay ng mga kautusan. Now, question. Do you look at Jesus the way His disciples look at Him? Let's say, pag meron tayong problema at pinagdadaanan sa buhay, ano ang tingin natin kay Jesus, mga kapatid? Andoon pa rin ba yung ating faith? Andoon pa rin ba yung ating hope? Kahit may cancer ka? Kahit iniwanan ka na? Kasi ang tingin sa'yo, wala ka ng kwenta at pakinabang, wala ka ng trabaho eh. Sana hindi ho nawawala yung ating paniniwala at pananalig na malalampasan mo yan lahat, kapatid. Lahat ng pagsubok at pinagdadaanan mo ngayon, maniwala ka, malalampasan mo yan lahat sa tulong at awa ng Diyos. Because He is great and has authority overall. Third and the last, in the Transfiguration, a voice is heard saying, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to Him." Let us delve on that word, listen to Him. Pakinggan ninyo siya, mga kapatid. As we celebrate the Feast of Transfiguration, brothers and sisters, what is the Lord saying to you at this moment? Ano ang sinasabi sa iyo ng Diyos ngayon? Sa buhay mo, sa mga concerns mo, sa daladala mo, sa pinagdadaanan mo, ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo? What kind of transfiguration He would like you to do then? Pag-uwi nyo, alam ko naman na hindi naman automatic na mabait na tayo agad. Diba? But start it in your own little ways. Remember, you are not a bad person. Hindi ka naman masamang asawa. Hindi ka naman masamang magulang. Hindi ka masamang kapatid at kaibigan. There is always goodness in your heart. Sabihin mo nga sa tabi mo,
Salamat. Mabait ka pa rin, ha? Sabi ha, sabi ha. Amen. God bless you. There is goodness in your heart. Listen to it. Listen to it, brothers and sisters, and listen to God. Pray, hope, and do not worry. Mama Mary, pray for us. Saint Padre Pio, pray for us. Please all stand. Let us profess our faith. I believe in God, Father Almighty, creator of heaven and earth, and Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Jesus was transfigured while he was praying. Mindful of the power of prayer, let us confidently address our petitions to the source of all blessings, saying, Merciful God, hear us. Merciful God, hear us. For the Universal Church, may the exemplary behavior of its members be a source of inspiration and enlightenment to the rest of mankind. Let us pray. Merciful God, hear us. For the Holy Father, Pope Francis, and all our religious leaders, may they succeed in their efforts to inculcate love for prayer and obedience to the teaching of the gospel. Let us pray. Merciful God, hear us. For the terminally sick who are tempted to despair, may they find in the transfiguration of Jesus the encouragement and the strength they need to prepare themselves for their final encounter with Him. Let us pray. Merciful God, hear us. For the youth who feel that their parents and teachers do not understand them, may they find the solution to their relational problems in the teaching and example of Jesus. Let us pray. Merciful God, hear us. For our parish priest, Reverend Father Oscar Andal, and the other priests who exercise their ministry in our parish, may the Lord reward them for the generosity with which they look after our spiritual needs by breaking for us the supernatural bread of God's Word, the Eucharist, and all the other sacraments. Let us pray. Merciful God, hear us. For our community, may all will respond with gratitude and generous cooperation to the priestly ministry of our parish priest and his assistants, and may we be for them a source of consolation at all times. Let us pray. Merciful God, hear us. In the silence of our hearts, let us whisper to God, to Mama Mary and all the saints, all our personal prayers and petitions, all our needs. Lord God, grant that we may gladly listen to the teaching of your transfigured Son and put it into practice, that we may come to rejoice in His presence in the kingdom of light, where He lives and reigns forever and ever. Amen.
For your offerings in the envelope, you may drop them up at the Colescon baskets. Let's pray that my sacrifice and yours be acceptable to God, our Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and the good of all His holy Church. Sanctify, O Lord, we pray, these offerings here made to celebrate the glorious transfiguration of your only begotten Son, and by His radiant splendor, cleanse us from the stains of sin, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through Christ our Lord. For He revealed His glory in the presence of chosen witnesses, and filled with the greatest splendor that bodily form, which He shares with all humanity, that the scandal of the cross might be removed from the hearts of His disciples, and that He might show how, in the body of the whole Church, is to be fulfilled what so wonderfully shone forth first in its head. And so with the powers of heaven, we worship you constantly on earth, and before your majesty without end, we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Hosanna, Hosanna in the able to kneel, please remain standing with reverence. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time He was betrayed and entered willingly into His passion, He took bread and, giving thanks, broke it and gave it to His disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. This is my body, which will be given up for you." In a similar way,
When supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Francis, our Pope, Gilbert, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles and all the saints, Saint Padre Pio, who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, forever and ever. Amen, 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 amen. With grace and confidence and full of trust, let's all together pray our Lord's Prayer. Manamin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo. Sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat na masama. Deliver us, Lord, we pray, from every evil.
graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope in the coming of our Savior, Jesus Christ. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let us offer each other the sign of peace. God bless you all. Mama Mary loves you. Peace be with you. To kneel, please remain standing with reverence. Dearly beloved, behold the Lamb of God. Behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. May the most precious body and blood of our Lord Jesus Christ bring us to everlasting life. Amen. Nagmula sa'yo.
layupat no bayan mo't pag-ari ang lahat ayos sa kalooban mo, magutos ka, Panginoon ko. Second collection, which will be done, is for the continuing development of the Paris and National Shrine of Saint Padre Pio. Thank you for your offerings. Sa iyo muling ihahandog sa iyo, walang puso kong inaalay sa iyo, O Diyos, O Panginoon.
ako'y para lamang sa'yo, kalwalhati. Please all stand. Let us pray. May the heavenly nourishment we have received, O Lord, we pray, transform us into the likeness of your Son, whose radiant splendor you willed to make manifest in his glorious transfiguration, who lives and reigns forever and ever. Amen. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingata ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin ay isinagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 canon law and requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito, mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang klego or clean as you go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan.
Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-lima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad or ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro, ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Agosto ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo po ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga Santo Rosario, mga imahen at dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito, magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, apara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. Let us go in peace. Continue loving and serving the Lord all the days of our lives. Thanks be to God. Power. Mula sa bayan ng Diyos, binilik at inira. Ikaw ay pari magpakailanman,
pari magpakailanman. Ang Diyos na banal, ang sayo'y umirang. Pari magpakailanman, magpakailanman.